Hello guys, what's up? It's Bernie Vlogs. Welcome sa bago nating video guys. Ito ay isa sa mga tinatanong ng employer na depende kasi kahit sa Pilipinas binabanggit nila to. Lalo na sa Canada, base sa experience ko guys, ito yung mga una nilang pambungad nga itatanong sa'yo. Bibigyan kita ng tips tsaka advice guys. Kung paano mo salansanin yung step by step para hindi ka malilito at saka masasabi mo yung totoong. Ang tanong ito guys, kahit sabihin natin simpleng tanong lang, pero kung ikaw, una mo itong masalamuang tanong na ito, siyempre malilito ka pa rin guys. Kung ang employer ay tatanungin ka ng, lalo na pag mga Canadian employer, ako, base sa experience ko guys, ito yung minsan nasa lubong kong tanong. Mahirap din sa mga, halimbawa sa mga bagong nag-a-apply, lalo na papuntang Canada. Basically, ito talaga yung mga unang pambungad nilang tanong sa iyo. Para makuha mo rin ang saktong sagot sa tanong na to guys, ito ay ang tell me about yourself. Ito ay tinatagalog ko para tsaka maintindihan mo ninyo ng maayos guys yung tips ko tsaka advice ko sa tanong na to. Tell me about yourself. Ang tanong na to guys ay hindi sila nagtatanong sa inyo katulad ng personal mo sa buhay, yung mga choices mo, yung mga mali mo sa buhay na inaayos mo na ngayon, about sa pamilya, about sa sarili mo. Hindi nila gusto nilang malaman sa sarili mo kung ano ka at saka sino ka. Sila, actually guys, sila yung tinatanong nila to about sa qualification mo, sa trabaho mo, sa experience mo, saka kung akma ka ba at saka sakto ka ba sa hinahanap nilang empleyado. Tsaka yun lang yung gusto nilang malaman. Kailangan mong i-describe mo yung sarili mo na ito yung kaya mong gawin. Tsaka gagawa ka ng istorya ng buhay mo about sa trabaho. Kailangan saktong-sakto at saka tamang-tama sa gusto nilang malalaman. Halimbawa, nag-apply ka ng machinist. Siyempre, experience mo ng machinist. Focus lang talaga doon. Ano mong kayang gawin doon, all welder, kung anong kaya mong gawin doon sa welder, mga overhead welding, ganun. Pero ito din guys, advice, kung gagawa ka talaga ng istorya ng ano, about sa experience mo guys, kailangan detalyado guys, tsaka tamang-tama akma doon sa gusto nilang malaman, tsaka klaro. Pangalawa, kumpleto. Gagawa ka ng isang snapshot na work history mo. Balik doon sa mga sa panahon kung saan ka nagsisimula, pinakalitis nga professional job mo, lalo na sa lalo na kung skilled workers ka, kung anong hinahawakan mo, anong mga makina o ano mga gamit na nagamit mo at saka palagi mong ginagawa. Tsaka i-describe mo yung company mo, anong produkto nila. Tsaka anong pangalan ng kumpanya nyo guys. At saka yung
Anong title mo doon? Anong nihawakan mo? Anong posisyon mo doon, guys? Anong kayang gawin mo doon? Anong mga ginagawa mo doon? Ayun. Saka, siyempre, sasabihin mo rin kung ilang taon ka na doon, lalo na sa mga ginagawa mo, at saka yung mga responsibilities mo doon. Ano yung mga pinapagawa mo? Saka ano yung mga responsibilities mo sa mga ginagawa mo, guys? Yun. Kailangan i-explain mo yun sa kanila. Para malaman nila na ito pala siya, ito yung kaya niyang gawin, ito yung ganyan. Pwede pala siya dito sa ganitong trabaho. Saka kung kahit ganito yung ginagawa niya, pwede natin siyang ilipat sa ganitong trabaho, kaya din pala niya. Ganun yung ano, guys. Ganun yung dapat niyong gawin. At saka isalaysay sa kanila at sasabihin sa kanila. Ito yung pangalawa kong tips sa inyo, guys. At saka advice. Parang gagawa ka ng isang maliit na kwento na akma doon sa una mong ginawa, sa una kong tips na about sa company name. Parang may connection siya doon sa ginagawa mo. Masinis ka, ito yung responsibilidad mo. Marunong ka mag-debar, marunong ka mag-champer, marunong ka gumawa ng, marunong ka mag-sit-ups, marunong ka gumamit ng mga measuring tools, marunong kang magsukat, marunong ka magbasa ng mga blueprints, marunong ka magbasa ng mga trabaho, job description, gano'n. Saka alam mo yung ginagawa mo, gano'n, guys. Pangatlong tips, guys, kailangan sasabihin mo sa employer or nag-interview sa'yo na acknowledge mo sila o isalaysay mo sa kanila yung mga achievements mo na naggawa mo. Lalo na sa kumpanya, kasi may ibang mga company nagbibigay ng mga certificate, lalo na awarded ka ng employees, employee of the year or employee of the month, mga ganun. May mga kumpanyang nagbibigay ng mga ganun. Pwede mo sabihin sa kanila na ganun, 3 times akong, halimbawa, 2 times, 3 times akong nagiging employee of the month, employee of the year, mga halimbawa, ganun. Mga achievement mong nagawa sa kumpanya para ma-impress sila sa iyo at saka maniniwala sila sa mga sinasabi mo. Para makitaan ka talaga nga ikaw yung karapat-dapat na kunin nilang empleyado. Saka ma-hire ka nila, guys, papunta rito sa Canada. Ito yung pang-apat ko nga tips, guys. Dagdagan mo yung sagot dito sa tanong na to na parang icing or parang cheering nag-ilalagay sa ibabaw ng cake sa icing na pagtingin nila, wow, ito. Ito na talaga yung hinahanap natin. Ito yung kukunin natin. Gagawa ka ng istorya ng ganun. Or magiging pagagandahin mo pa yung istorya mo. Saka yun, guys. Yun lang yung maipapayo ko sa inyo. Yun yung mga tips na dapat nyong sabihin doon sa employer na para magiging pasok kayo sa gusto nila.